Ay, sa RC Entertainment, more power po sa inyo. So mga kapwa Pasigueño, narito po kami lahat, ang inyong pong presero, siyempre ang bossing namin, si Vice. Patuloy po kami nag-iisip, patuloy po kami gagawa kung ano bang mga kinakailangan ng mga resolusyon at mga ordinansa upang ano man ang mga darating pa na kailangan natin solusyon ng problema na nauukol dito sa COVID-19 emergency ay medyo po maiwasan o maibsan dito po sa Pasig. Ito po ay kongresa para lamang sa COVID-19. Gagawa po rin po kami para po sa ibang pangangailangan ng ating pong Pasig. Meron po kasi, pwede po bang magdagda? Kasi po kahapon, nung diniscuss po natin, lalo-lalo na po yung tungkol sa loitering o sa curfew, kung mapapansin po ninyo, ito ay para sa bata at sa matanda. Pero meron po nakapansin sa amin, eh hindi ba yung mga bata pinaliban natin sa paaralan at hindi sila dapat gumagala? Meron po tayo kasing batas na tinatawag natin anti-truancy at yun po ay aming aamendahan para po kahit araw ang mga bata po ay hindi dapat makita sa mga computer shops, sa magalaan. Kaya ito po ay matawagan na din sa ating mga magulang na let us look at our children more this time kasi ayaw po natin sila mapahamak at gusto po natin na matigilan na po itong pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat po. Thank you. Councilor Calias, Councilor Dalton. Nabanggit ko yung computer shop. Doon mo sa pinanggit ko kanila na resolution, kasama din po yun ano, sa in-encourage ng aking pamahalaan na isa ka muna. Sa exemption naman, hindi po nabanggit kanina, Vice, yung mga bangko, tuloy po yan, tuloy ang operation. Again, mga butika, at lalo-lalo na po yung ating palengke. Kasi no, nung nakaraang araw din, eh merong nabalita na naka-lockdown pa daw ang ating palengke. Eh, isa pa rin ho, panawagan namin, huwag po tayong magpapapaniwala sa mga fake news at hinihilingan din po natin ating mga kababayan. Kung hindi naman po makakatulong yung mga informasyon na nakikita niyo sa Facebook, eh kung maaari po, huwag niyo nagbasahin at huwag niyo na rin yung ishare dahil nag-i-create naman po ito ng takot sa ibang mga mamamayan. And also for the information of everybody, copies of these measures ay available po sa ating secretariat. Vice, meron lang po kasing mga humihingi. Pwede ko kayong humingi ng kopya at ganun din ho, kasi kanina medyo mana po yung nandukod. Ipoponso ito sa official page ng Sabuni ang Pangbungsod. Lahat po ng mga naipasa nito ay ipopost doon para magkaroon po ng kopya at mabasa rin at maintindihan ng bawat isang Pasigueño. Thank you guys. Thank you, Councilor Jun. Again, acknowledge our SK Fed, Ms. Gia Clemente, Councilor Big Abis, Councilor Richie Brown, Councilor Reggie Panorama, Councilor Tita Edith Santiago, Councilor Rodin Asilo, Councilor Pauline Benito, our ABC President Cap, Councilor Rigor Dominguez, also Councilor CTR and Councilor Concepcion. Again, in behalf of the Pasig City Council, kanina nga ho na nabanggit na rin mo paulit-ulit sa lahat po ng mga kabataan po natin, sa mga mag-aral, sa ating pong mga mahal na lolo at lola, mga masisipag na mga magulang. Kami ho sa inyong pong City Council ay nakikipusap na kung pwede ho ay sa bahay na lang po muna ho tayo. Kung hindi naman po ganun ka-importante po yung kailangan po natin gawin, baka po pwede sa bahay na lang po tayo. And City Council would also like to thank
lahat po ng mga barangay officials, mga kapitan, mga kadawad, mga sangguyang kabataan members, doon po sa pagtulong po nila sa kanila po mga nasasakupan. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga empleyado ng Pasig City Hall at yung po mga nasa kalsada po sa ating po mga health center, sa ating po mga hospital. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga PNP officials sa ating po mga polis, kasama rin po ang ating po Philippine Army at salamat rin po sa lahat po ng mga fire volunteers, sa lahat po ng mga nag-volunteer po sa ganito po kung panahon. Kaya ako muli ho, wala ako sa inyong Pasig City Council, palagi na ako namin sinasabi ay always clean your hands, sanitize, social distance, elbow bump greetings, disinfection, stay at home. Baka po pwede sa bahay na lang po tayo. Yung mga non-essentials na gagawin po natin na hindi naman po natin kailangan po gawin, kami po muli ay nakikiusap na kung pwede sa bahay na lang po tayo para po mas lalo pong maging safe din ang bawat isa at ang lungsod ng Pasig. Kaya ako wala ko sa inyong pong Pasig City Council, kaya natin ito, lungsod ng Pasig. Maraming maraming salamat po sa inyo na. Thank you. Yung first yung state of calamity. Ito rin ay para ang ating chief executive ay makapag-purchase din ng mga sa tingin din ng ating pong lungsod na mga kailangan din natin sa ating pong paglaban dito sa coronavirus. At ito rin ay na nagbibigay din ng paitulot na rin sa lahat po ng mga barangay su natin para humagamit na rin yun nila yung pong calamity funds. Dahil no, sila ko yun kung nasa mga barangays at alam nila kung ano yung mga mas kailangan kagad ng bawat isang barangay. Kasama po ang ating pong city government doon po sa para humalampasan po natin ito pong corona virus. Pati ho, kasama na rin po ang ating pong QRS, yung pong quick response na funds po. Ah, fine. May idea ba kayo kung ilan na yung positibo na may coronavirus na Pasigueño? Yung dito sa ating pong lungsod ay yun pong nakalathala sa ating pong DH ay meron, hindi lang po natin ma-confirm po yun pong tamang bilang, pero meron ako talagang na confirm ako dito po sa ating lungsod. Yun lang pong number ay hindi ko lang po ma-confirm as of now. Max, yung mga frontliners natin, yes, na-mention nyo kanina yung mga nurses, anong i-assurance natin na itutulong din ng City Council sa health workers? Well, first, maraming salamat sa mga health workers natin, sa mga doktor, sa mga nasa mga barangay health workers. At rest assured na pag-uusapan din ng ating City Council with regards to na dapat nga ay meron din silang makuha sa health insurance. Pati ho doon ho sa dahil nga medyo delikado yun pong trabaho nila, kaya nga pag-usapan po ng ating pong Pasig City Council kung ano pa ho yun pong pwede kong maitulong sa lahat po ng mga health officials po natin dito sa lungsod ng Pasig. Again, maraming salamat sa lahat ng ating mga health workers talaga. Maraming salamat. So yung city government po natin hindi po maglalabas ng pondo kung hindi yung mga ano lang barangay doon sa state of calamity. Again, maglalabas na ko ng pondo ang ating pong city government. Ay, meron din. Yes. Good pa yung sa barangay. Yes. Okay. Maglalabas na po ng calamity fund, yes, ang ating pong city government at ang ating pong mayor ko siya ho ang mag-i-implement po nito. At para ko ito ay lalo pa kong makatulong ko sa coronavirus. Meron po kayo idea kung mas magkano po ang
proposal natin na yun pong budget. Sa amount ho, meron pong specific na amount, meron pong 5% doon ho sa pondo ho natin at nasa ating po mayor kung saan sa tingin niya doon mo dapat gamitin either sa mga equipment, sa mga alcohol at sa iba't ibang pangtulong po sa ating pong mga kababayan. Na-mention nyo ba, is may task force dapat na gagamit? Nabuo na po ba ito para mag-monitor? Kasi i-implement na ito today. So, baka hindi nila ma-monitor. Well, with, let's say, yun doon sa binanggit ni Councilor Raimundo, kasama mo dyan ang office ng ating mayor, ng BPNO, pati yun doon mo sa business sector natin. And then, with regards doon sa state of calamity, ay lahat na ho ng departamento natin ay magtutulungan ho dyan. Kasama nga ho ang ating pong PNP, kasama rin ho ang ating pong Philippine Army, dahil nga meron din nga hong state of emergency na dineclare ang ating hong Presidente Duterte po. Vice, assurance nyo sa mga panawagan nyo sa mga Pasigueño? Yes, again, sa lahat ho ng mga Pasigueño, rest assured na nandito ang inyong City Council at ang palagi kami magtatrabaho po para ho kung ano pa ho yung pong pwede hong maitulong sa bawat isang Pasigueño ho. Kaya nga ho, kami ho ay nakikiusap lang ho na sa lahat po ng mga kabataan po natin, mga mag-aaral, mga minamahal na mga lolo't lola, mga masipag na mga magulang, na kung pwede sa bahay na lang po tayo. Yun lang ho ang amin hong pinapakiusap. Yun hong mga non-essential nga hong tinatawag na mga gawain. At kung hindi naman ho natin kailangan hong lumabas ng bahay, sa bahay na lang po tayo. At asahan niyo po na lahat ho ay ginagawa ng inyo pong city government para ho balampasan po natin ito. Kaya ho sa inyo pong lahat ang Keep Safe Pasig City. At nandito lang ho ang inyo pong city council. At kaya natin ito. Thank you, Vice. Sara. Sa pag-iingat.